Hi guys, it's me, Mama Zen, ang ultimate mangshi ng bayan. Yes, I'm back with another video and this time I'm going to do another haul. And today I'll be showing you all my gym equipment here at home. So lahat ng mga nabili ko sa Shopee yan and kung ano-ano pa na mahanap nyo sa Shopee, ipapakita ko sa inyo yan. Basta lahat ng mga ginagamit ko or ng pamilya ko kapag nag-exercise kami dito sa bahay. Kung gusto nyo malaman kung ano-ano nga ba yan, then please keep on watching. Before we proceed to the actual video, guys, I hope you have subscribed to my channel by clicking on that red button down below and that bell button too so that you get notified whenever I post new videos, which I do thrice a week. Kung kayo talaga nanonood ng channel ko, alam na alam nyo na lahat binibili ko sa Shopee, as in halos lahat. Bilang nasa January tayo, start tayo ng mga New Year's resolution, ganyan. So, diba, isa sa mga alam kong gustong-gustong achievein nyo ngayon is yung magkaroon ng malakas na resistensya and as in maging fit and healthy for 2021. And hindi nyo magagawa yan kung wala kayong ginagamit ng mga gym equipment or mga gym accessories or kung ano-ano pang pang-exercise. So, eto na. Hindi naman to sobrang dami kasi ang papakita ko sa inyo, yung mga recent purchase lang siguro namin sa Shopee. Unahin na natin to dahil medyo malaki siya. Ito yung yoga mat na nabili namin. Siguro nag-start nung quarantine yan eh, nung binili namin to. Sobrang lambot niya. And ba't parang ang dumi? Meron kasi akong binili before na yoga mat. And sobrang mura ko rin nabili yun. Parang mga 200 pesos lang. Pero medyo matigas siya. Kunwari, gumagawa ka ng mga floor exercises. Tapos, ang tigas niya. And pag nagamit mo na to, dun mo makukompare na, ay, matigas nga siya talaga. Hindi siya ganun kakapal, pero as in talaga malalaman mo malambot. Kasi, ayan o, naiaano mo siya, na-fold-fold mo siya na ganyan. And yung mga prices, guys, nga pala, ilalagay ko na lang dyan sa screen nyo. Syempre, sa description box, check nyo rin yan. And lahat ng links nitong mga to na ipapakita ko sa inyo, lalagay natin lahat sa description box. Alam mo, ang dumi. Ang dumi. Hindi ko nilinis. Alam ko parang may iba't ibang kulay yata nito. Hindi ako masyadong sure kasi ang bumili nito yung anak ko. And hindi niya pagsisisihan to. Mas mahal siya dun sa mga mura na nakikita niya sa flash deal, ganyan. Pero kasi, worth it yung price nito. Ating second item dito sa haul na to. Ito kakabili lang ng husband ko nito. Ito yung adjustable push-up board ang tawag dito. So nakalagay dyan, shoulders, triceps, yan, chest, back, ayan, kung may kulay. So, halimbawa, back, so ilalagay mo siya sa yellow. So, ito, natatanggal to, lalagay mo lang, yan, sa corresponding color. So, like, kunwari, ganyan, back. So, kung yun ang i-workout nyo, ilalagay nyo tong handle, kung saan kayo hahawak, kasi parang ganito yan, ganyan kayo. Yung kamay mo parang nasasaktan siya. So siguro kung naka-gloves ka, okay na okay to. As in, ma-workout talaga yung mismo part na body na yan. Basta susundin mo lang yung yung mismong color coding nitong board na to. Ang ating next item naman, guys, ito yung kakabili ko lang nung isang araw. And sobrang usong-uso nito ngayon kasi halos lahat na nakikita mo nagja-jump rope. 'Di ba? And yung anak ko kasing lalaki, meron na siyang jump rope. Binili niya sa parang sa Chris, ganyan. Kaya lang parang hindi ko siya gusto kasi may pagka ano ba 'yon? Iba yung ano niya, iba yung mismong rope niya. Parang pag hindi mo na store ng maayos, parang ano na siya, may sot na siya. Hindi siya nababalik sa dati niyang itsura. Parang ganon. Pero medyo mahal yun, 800 plus yun. Ito, mas mura. Nabili ko to parang less than 400 o 400, ganyan. Tapos, it comes with this, ayan o, bag. Ang ganda, diba? Ang kapal niya. Para siyang velvety, ganon. Itong jump rope na to, mariremind ka doon sa itsura ng mismo jumping rope dati. Maganda dito is, ito, adjustable siya. So, pag binuksan mo siya na ganyan, may pang-adjust. Depende dun sa length na gusto nyo ng rope. Ayan. Or, syempre, depende dun sa height nyo. Kung mas matangkad kayo, syempre, diba, hahabaan nyo. Kung mas maliit kayo, iiklian nyo, ganyan. Yung gitna niya, meron siyang ganito. Parang rubber to eh.
Alam ko talaga sa pagkakatanda ko, nung bata ako nakaka 1,000 jump rope ako. Pero ngayon, Diyos ko, hirap na hirap ako. Pero hindi ako susuko, guys. Pupush ko yan, kailangan talaga. Kasi nakachinelas din ako eh. So, i-ano nyo na sa akin yan. Ibigay nyo sa akin yan. Hindi ako titigil hanggang kahit maka 100 man lang ako. Dito ko na-realize, sa pag tumatanda ka, yung mga nagagawa mo dati, pag tinigil mo pala, pag ginawa mo ulit, parang medyo nagsisimula ka na naman ulit, nahihirapan ka. Jumping rope na to, sobrang ganda ng quality niya. Ang next item na ipapakita ko sa inyo is itong 3 pounds to. Yan. 3 pounds na dumbbells. Kunwari, nag-stationary bike, ganyan, tas gagamit-gamitin mo. Yan. Feeling ko, kailangan ko bumili na mas mabigat na kasi medyo parang magaan na to. Pag nag-weights ka kasi, tapos parang hindi mo na nararamdaman na sumasakit yung katawan mo the next day or while doing the exercises, diba? Kung wala kang parang sakit na nararamdaman habang ginagawa mo yung exercise, parang hindi na nag-work yung mismong weights na ginagamit mo. So, dapat mag-ano ka na, mag-increase ka na ng weight na binubuhat. So, siguro dahil din, pag nagla-lat pull down ako, ang ginagamit ko doon is 10 pounds. Iba kasi pag ginagamit mo yung dumbbell lang, parang medyo mabigat siya. Hindi katulad pag nagla-lat pull down ka, parang doon, kayang-kaya mo yung 10. Hindi ko alam kung bakit o nasanay na ba ako. So, gusto ko rin to kasi talaga malaki na itulong nito. Yung kunwari, nagluluto lang ako, tapos hindi ko maiwan yung niluluto ko. Tapos nandun lang ako, tapos gagamitin ko na siya. So, guys, ayun na. Let's move on to our next item dito sa ating Home TV Shopping. Ito yung favorite na favorite kong gawin nung bata pa ako. Parang sabi ko, pag di ko to nagawa, ayoko na, uwian na talaga. Sinasabi ko sa mga anak ko, nakaka 1,000 ako dati niyan. Kasi di ba yun yung naaalala mo? So, parang hindi ako makapaniwala na pag tumanda ka, hindi mo kaya. Hindi siya weighted na hula hoop, guys. Ito yung una kong binili. Okay? So, ito yung parang normal. Alam mo yung pagbata ka, ganyan. Na parang kahoy lang yung loob. Ganyan. Tapos parang inano lang nila, kinoveran lang nila ng cellophane. So, dapat, every time na gagamitin ko siya, 2,500 na dire-diretso. Counts ng pag-ikot yan. Kinonvert ko na kung ilang minutes yan. 30 minutes na dire-diretso. Naguhulaw pa ako, guys. So, ayan. Yan yung isa sa mga workout ko. Kasi, gustong-gusto ko naman yung gawin dahil kunwari, nagni-Netflix ako or nanonood ako ng YouTube, ganyan. Yung una, nakatayo lang ako. Pero, parang kasi mababagot ka na pag pare-parehas yung workout na ginagawa mo. So, nung huli, ginagawa ko, sumasayaw na rin ako na naguhulaw. Ganyan. Tapos nag-tiktok-tiktok ako na naguhulaw. Ayan. So, kung gusto nyo makita, guys, yung mismong mga hula hoop exhibition hula hoop exercises ko kasi paminsan binivideo ko yun tapos tinitiktok ko. Wala nga kasing weights yung una, so hindi nyo na talaga yata makikita to, pero ito yung weighted na hula hoop yan, ganyan. Tapos ito naman rubber yung material niya, parang coated ng rubber yung mismong ano, yung mismong hula hoop. Tapos 8 na ano siya section. So ito kasi pwede mo siyang tanggalin, disassemble, parang portable siya, pwede mo siyang dalhin sa gym. Alam ko may bag nga to, pero hindi ko na alam kung nasan, kasi ko naman siya dinadala sa ibang lugar. Hindi ko na matandaan kung gaano kabigat talaga siya. O, hindi ko na ginagamit yung isa kasi sobrang gaan na niya, na parang feeling ko wala na siya nangyayari. Sobrang wala siyang weight. So, pag ginagamit mo siya, parang wala lang. Parang alam mo na hindi na workout yung totally yung mismong ano mo, abdomen area mo, parang pinagpapawisan ka ganyan. Pero kasi kung gusto mo mag-exhibition, dapat yung walang weights. Pero kung gusto mo naman na matone yung mismong muscles mo sa abdomen mo, kailangan yung may weights na. So, yan yung difference ng laki nila, guys. Ang next item na meron ako dito, ito yung Huawei Band 4E. Actually, ito, hindi ko na ito nagagamit. Matagal ko na ito nabili. Siguro 2 years ago pa. Yun yung kakabili ko pala ng Huawei phone ko. Ito yung binili ko kasi nga, para ma-pair ko siya sa mismong Huawei na phone. So, smartwatch siya, guys. Meron siyang, syempre, yung heart rate na tracker, basketball performance tracker, tapos professional running form monitoring. 50 meters water resistant rin siya. Meron siya isang function na wala dito sa isang smartwatch na meron ako. Versalite smartwatch. Okay, so ito talaga yung sobrang parang hindi ako
hindi ko matanggal-tanggal sa kamay ko. Kahit na nasa bahay ako, suot-suot ko siya kasi natanggal ko lang siya pag naglo-low bat na siya. Ang gusto ko dito, yung namo-monitor niya pati yung number of steps na ginagawa mo in a day. So para sa akin, importante yon. Para if ever lang, parang alam ko lang yung activity ko, kung tamad ba ako, diba? And parang inaano ka niya, pinupush ka niya na lumakad, gumalaw ka, kasi halimbawa, tagal mo na nakaupo. Isiset mo kasi kung ano yung number of steps in a day ang kailangan mo o gusto mo. Like ako, gusto ko 10,000. So yun, parang dinidivide niya doon sa oras nagising ka, na nire-remind ka niya, this hour kailangan mo ng 300 steps, ganyan. Tapos pagka na-reach mo yon, pwede ka na umupo. Parang ganyan, kung hindi ka dire-diretsyong gagalaw. Heart rate ko, di ba, yung namomonitor ko. Bukod doon, syempre may iba pa itong mga function, yan, may alarm, may timer, and halimbawa nagpapakulo ako ng baka kasi makakalimutin ako sa timer ko. So, yun, plus pag may ginawa na ako, biglang nanginig yung kamay ko, so at least alam ko na nakailangan ko ng ano, diba, patayin yung pinakukuloan ko, yung ganyan. Plus pag nag-exercise ako, nilalag ko na nag-exercise ako, like running, bike, walk, treadmill, weights, interval workout, spinning, ganyan, golf, ganyan, kung ano-ano. Kasi nakalink siya dito sa phone mo. So, yun, para pag-check mo yung mismong app, at least alam mo na active ka, ganyan. Suot-suot ko siya kahit nasa bahay lang ako, kahit nandito lang ako, kahit natutulog ako, suot ko siya. So, parang ganun siya ka-importante, parang parte siya ng buhay ko. Magta-travel kami. Parang sobrang importante na suot-suot mo siya kasi, di ba, alam mo na, okay, 18,000 steps pala ginawa natin ngayong araw, di ba? So, yung basta lang, parang ang importante lang talaga nung eksena ng smartwatch talaga, lalo na kung ano ka, kung active ka, and syempre kung meron ka mga health problems, para lalong-lalo na doon sa heart monitor nga, di ba? Heart rate monitor, importante rin yun. Ito yung massage gun, guys. Sobrang talagang ano to, useful na useful to, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-workout ng matindi nung araw na yon, and sa gabi, kailangan mo tong massage gun na to. Okay, so meron akong review nito, guys, ha? Lalagay ko na lang din sa description box, and syempre, dyan sa screen nyo, pero very briefly, pakikita ko lang sa inyo. So, ganito yung eksena ng massage gun natin. Ayan siya. Para siyang hypervolt. Maglalagay rin ako ng link dun sa description box ng mas mura nito kasi merong mas maliit and same function lang din naman, ha. Okay, ganito yung itsura ng ating massage gun. Ayan, guys. So, di ba, para siyang drill na kapag masakit yung ano mo, yung katawan mo. Ayan, yung shoulders mo dahil nag-workout ka. Alam niyo na, di ba, pag sumobra yung workout mo, ina-strain talaga yung muscles mo. So, ito talaga ay perfect na perfect para mamasahe mo ang sarili mo. Ayan na naman, nasasarapan na naman ako. Okay na okay to. Itong massage gun na to. So, kaya sinama ko to dito sa aking haul. Okay, guys, last item na tayo dito sa haul natin na ito. Ito yung stationary bike. Sobra talaga, isa to sa mga ano, gustong gusto kong mabili dati pa. Sakto, yung friend nga namin is, binenta niya yung kanya. Mismong time na gusto mo na parang nagbabike ka, nakaupo ka lang. And perfect siya kasi tinapat ko siya sa TV namin. So pag nanonood ako kunwari ng mga Korean novela, ganyan, pwede pa rin ako mag-exercise kasi unang-una nakakapagbasa ako ng mga subtitle kahit nakaupo lang ako dun sa mismong stationary bike. So parang alam mo yun, hindi ka lang nakakapag-exercise, nakakapag-chill ka pa. Kasi ayoko na mag-bike sa labas talaga na alam mo yun, nata-traffic yung mga may mga tao, ganyan. So, gusto ko kasi yung mga magbabike, kunwari, nasa subdivision, ganyan. Eh, kung wala ka naman sa subdivision, saan ka magbabike, diba? So, sabi ko kahit na stationary bike lang yan. Eh, mahilig talaga ako rin talaga sa mga gym equipment na gano'n, yung na kahit nasa bahay ka lang nag-gym. So, caring-carry ko yan. Sobrang homebody yata ako talaga. Isa talaga sa best bike ko na pang-gym, nung 2020 is yung ano nga, stationary bike. Syempre, dahil sa natuwa ako talaga dyan, gusto ko i-share yan dito sa aking haul. Sana nagustuhan nyo tong gym equipment haul natin. Ayan, next time, ibang mga ano, mga bagay na ginagamit naman sa gym. Siguro baka gym tour, di ko alam pag naayos na natin yan.
pag nailagay na natin sa isang lugar itong mga to, kasi dyan, nandito lang yan sa paligid ko yung mga pinakita ko ngayon. Pero meron kasi ako talaga yung malalaking equipment, hindi ko kasi sinama dito sa hall na to. So siguro sa next video na lang yan. And that's it for this video, guys. I hope you like this and please do give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products you want me to do or try out next time, then please just let me know. Follow me on all my social media accounts, sa FB, IG, Twitter, and TikTok. That's Everything About Zen. I'll see you guys on my next vlog. Bye!